Ang ganda ng rainbow. Wow. What a rainbow. Meron na lang pala akong dalawang kalapari ritong dagit. Mamaya napakawalan lang ko. Okay, popost ko muna sa para kung sino magki-claim. I-message nyo na lang ako. Dalawa yung dagit ko rito eh. Isang blue check na white feather, saka isang tiger grizzle. Pinost ko na yung tiger grizzle kaso walang nagki-claim. Pinakawalan ko na rin kaso balik ng balik. Parang may problema sa kanya eh. Parang may baliling. Pero mamaya papakawalan ko rin. So, bakit nga ba tayo magpapakawala ng dagit? Bakit nga ba natin kailangan pakawala ng dagit, no? Kasi, yung dagit, unang-unang hindi pala sa atin yun. Hindi natin pag-aari. Inalagaan ng maayos nung tunay na may-ari yun. Siyempre, kailangan natin itong pakawalan kasi inaantay ng may-ari kung ano nangyari sa kanya. Kung sa atin mangyari yung gano'n, yung kalapati natin, na dagit ng iba, siyempre mag-aantay rin tayo, di ba? Kaya ugaliin natin yung mga dagit natin, pakawalan natin para lang sa ganun makabalik sa may-ari. Pero kung sakaling hinagis natin, pinakawalan natin, bumabalik pa rin sa atin, doon na tayo mag-decide kung anong dapat natin gawin. Ano bang feeling pag nawalan ka ng kalapate? Pag-isipan mo muna ah. So, kukunin ko na yung dagit ha. Papakawalan na natin para makauwi na sa kanila. Pinakain ko na rin to eh. Ito yung unang dagit natin, no? Unang dagit ko rito. Isa sa dalawang dagit na nag-lock visit dito. Blue check siya na white feather. Laki ng katawan, no? Ayan siya, oh.
Mukhang bara ako to. Hindi ko nalagyan ng love letter kasi wala rin, ganun din eh. Hindi rin naman nagre-reply. Naka-comb ring siya oh. HKPA ang nakalagay. Gandang kalapate oh. Ayan o. Ewan ko kanino kaya to. Laki ng katawan eh. Kailangan na natin itong pakawalan kasi hindi naman sa atin to. Baka inaantay ng may-ari to. Baka inaantay na to ng amo niya. Kawawa naman. Siyempre nilagaan niya to mula inakay. Tapos mawawala lang. Kaya pag may dagit tayo, papakawalan natin. Kahit gaano kaganda pa yan, di ba? Ito ha, pakawalan ko na ha. Nakakawala kasi yung mga kalapati ko eh. At timingan ko na hindi sila lumilipad. Baka sumabay lang din, bumalik dito. Ayan na, nakababa na isa. Bali, dito ko ibabato sa side na to. Para dun siya dumiretso. Problema, dumapo dun sa kabilang bahay. Bahala na siya. Ito yung isang dagit pala oh, tiger grizzle, ganda rin. Oh. PHA yung ring niya eh. Naka PHA ito. Ayan oh. PHA. Ilap lang eh. PHA siya oh. Kaso ang problema sa kalapating to, parang may baliling. Hinuli ko to ulit kasi pumapasok sa kulungan ko eh, baka makahawa eh. Eh medyo okay na siya ngayon oh. Pakawalan ko na. Iyahagis ko na mataas para lumipad ng todo. So yung dalawang dagit natin no? Kala ko tuluyan ng umalis, wala, dumapo pa rin sa kabilang bahay. Ayan, yung tiger grizzle, tsaka yung blue chick na white feather. Ayan, bahala na sila kung uuwi sila. Okay. Yung dalawang kalapati na dagit, hindi na umalis. Ano sa kabilang bahay? Ayun o. Andun sila o. Ayun o. Hindi na umalis. Andun sa green na bubong. Kaya pag bumalik dito yon, pamimigay ko na lang. Meron talagang dagit na ganun na hindi niya na alam kung paano umuwi sa kanila. Malayo-layo bahay itong mga to. Ayahan ko na lang sila dyan.
Yung isang dagit na Tiger Grizzle, yun lang ang medyo babantayan ko kasi parang may sakit eh. Parang may baleling. Nandun pa rin sila oh. Bumalik na naman yung Tiger Grizzle oh, andito. Ito yung may sakit eh. Parang may baleling. Inuuli ko na lang sa kulungan, pumasok doon, baka makahawa eh. Separate ko na lang muna siya ng kulungan. Bago ko pakawalan. Ayan oh, sobrang takaw. Dito ko na lang kinulong. Gilid kong tumuka eh, parang may sakit to. Baliling yata sakit na to. Ito na yung dagit na isa oh, nasa loob na, bumalik. Hindi na siguro aalis to. Ayan siya oh.